Hello po mga ka-jam. May pag-uusapan lang tayong importante. Medyo nabanasa ko dito sa mga nangyayari sa aking nabalitaan. Ay bigla na akong napapunta. Wala. Ay, mantakin mo namang gaya ng mababalitaan mong problema. Hala, ay tungkol dito sa kay Mylene. Yung lamya ako ay nawala. Ala, hindi ko magawang maalis ang punto pagka gayang ako'y nababanas. Siguro naman ay alam ninyo na ninyo kaya ito, papayuhan ko na lang si Mylene at na inang ko pa ho, ay mahirap yung kanyang pinaggagawa sa buhay. Mahirap ang kalalabasan ng paghihirap ng kanyang mga anak. Ay pasensya na kayo at ako'y medyo nabanas. Eh, kailangan itong si Mylene ay payo na medyo pupok-pok, parang payong dos por dos, yan. Medyo pupok-pok sa kanyang kamalayan para siya ay magising sa katotohanan. Tara, sama-sama nating payuhan itong taong ito at naliligaw na ata. Anla naman, Mylene. Ano gaaring nababalitaan kong gayaan ang mga pinagagagawa mo? Hindi mo ga naiisip iyong mga anak mo. Anla naman. Anla, pinagtatanggol pa naman kita sa mga baser. Tapos gayaan, totoo pala iyon. Anla, hindi maganda iyong gayaan. Ayos lang na ikaw ay ma-inlove. Anla, wala namang problema doon. Basta yung 4M dapat. Yan ang tatandaan mo. Alam mo gang ang utak ay presidente ng ating katawan. Hindi mo gaalam iyon. Presidente ng ating katawan, ang utak. Hindi iyang ibaba. Yan ay kagawad laang. Nakaw, yung nag-aalam mong ibaba. Yan ay kagawad laang. Kaya mas unahin mo yun. Presidente. Yun ang dapat nasusunod, yung presidente. Hindi iyang kagawad. Yung kagawad sumusunod lang sa presidente. Gayon. At saka, Allah. Alam mo ga yung ibig sabihin ng 4M. Matandang mayaman, masarap magmahal. Hindi magpapakasal ako nung ikaw ay makakita ng gay o 4M. Ay siguraduhin mo nga ikaw makakapagpakasal doon at marasgurado. Ganayon dapat, gayon. Ito ang gagamitin. Hindi iyong gayaan. Kagawad ang pinaiiral mo agad sundin. Hala, hindi gayaan. Mali iyong gayaan. Hala, baka sa halip na nakakapag-ulam ng kahit pa ko iyang mga anak mo, pagkagaya ng paiiralin mo, yung toyo, pagkakawin, sinalaang, baka pagkakawin, ultimo kanin na uulaman ay wala. Ala, ay kaawa-awa ng iyong mga anak. Ay kaawa-awa talaga, mag-isip ka, awa-awa nila. Hindi ako galit, hanay, pinapangaralan lang kita, at Diyos ko po, ay awa-awa ng iyong mga anak. Nagsisilakihan yan. Si yung bunso mo. Ano nga yung pangalan na yun? Si Chris. Ay, nakaw. Tingnan mo iyan. Pagkaliit pa. Napakikita daw nun sila. Nagapang sa labas. Kasi mga bata ang nagbabantay. Ay, ayos lang sana kung kaya wala ka. Ay, gawa nang ikaw ay nagtitinda. Pagkatapos mo naman magtinda, siyempre uuwi agad. Hindi yung kagaya ng gayaan, hanggang gabi yung nawawala. Tapos uuwi lang para matulog. Tapos ang mga anak mo, kung ano-ano na lang iuulam dahil walang magluluto ng maayos. Ala, ay kaawa-awa talaga. Isipin mo yung kinabukasan ng mga anak mo at huwag iyang pag-alam ng iyong kagawad. Iyang kagawad, yan ay mapagtitiisan. Pero yung kaawa-awa at kahabag-habag na kalagayan ng iyong mga anak ay nakakapanlumong tingnan. Isa rin akong ina na maraming anak. At na 11 taon ko nang ginagampanan na maging isang solong magulang. 11 taon na solo kong itinataguyod ang aking mga anak. Ay baka naman may magsasabi diyan na ay jam, hindi ka naman mabinta kaya gayaan, wala ka kabalentine, kabalintino, wala.
Eh, meron naman dati, meron. Ang kaso nga lang, hindi 4M. Pag hindi 4M, ay, dyan na kayo. Ako'y aayaw ng gayan. Gusto ko basta 4M. Pero mas nasa priority ko at nasa puso ko, mga anak ko. Alam mo gang lalaking walang respeto sa iyo yung mga anak mo kung gayan ang pinaggagawa mo. Allah, ay sinasabi ko sa iyo. Ang laki pa naman ang bilib ko sa iyo at inihahalimbawa pa kita sa iba na sasabihin ko tularang ka at ikaw priority mo mga anak mo. Eh di gagat, hindi pa nga tapos ang sinasabi na ano mo ni Kalinga, prob na ari kang magboyfriend eh. Ang bilis ng sagot mo, hindi pa siya tapos ang bilis ng sagot mo. Ay hindi na ho at mga anak ko na laang ho at masaya na ako dyan laang sa mga anak mo. Ay nasaan ka iyong mga pinagsasabi mong iyong, bakit parang nakalimutan mong bigla? Hindi ko sukat akalain na kaya mong gawin iyan. Yung Maylin na dating hinahangaan ko, eh bigla akong nadismaya sa iyo. Anla, ganare ha, ganare. Kung iyang lalaking iyan ay ang magdudulot laang ng paghihirap ng maanga anak mo, anla, ay magtigil-tigil ka na. Hanapin mo yung 4M dapat, 4M. O kaya ay yung D-O-M na may R sa una. Mas maigi yun. Sinasabi ko sa iyo, mas maigi yun kung yan din lang ang kagawad mo ang paiiralin at nag-aalam na kagawad ang iyong paiiralin. Hindi magiging maganda ang resulta. Pero kung 4M ang pipiliin mo, ibig sabihin, yung presidente ang pinairal mo at hindi iyang kagawad mo. Hala. Ay sinasabi ko sa iyo, hindi maganda iyang kalalabasan ng gayaan na bago pa nga lang na nagkakagayang kay, nag-uulam na ng tuyo ang mga anak mo. Ano? Ay, paano pa kaya kung magtagal na gayaan? Ay, baka uti mo uulaman? Ay, wala. Ay, pustahan tayo. Ay, nako, sinasabi ko sa iyo. Wala namang pumipigil sa iyo na ikaw ay magmahal o mahaling. Mahaling, yung mahaling sa iba. Dahil ikaw naman ay kumbaga ay biyuda na, kaya lang eh hindi pa nga natatagal lang maging biyuda, ay may isang taon naghahanla ay parang wala pa. Eh ako ay eksperyensado na sa buhay, alam kong napakahirap ng buhay, ay alam mo rin iyo na mahirap ding maghanap buhay, ay baking gawin na waldas mo na lang ang ganayan ang iyong pamimirah. Allah, ay hindi ari yung gayan, mag-isip-isip ka. Isipin mo ang kinabukasan ng iyong mga anak. Gayon, hindi iyang isipin ang iyong kagawad. Huwag iyang kagawad. Pairalin mo ang iyong presidente sa katawan. Hindi iyang kagawad. At mas mataas ang presidente kaysa kagawad. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Ay nakaw, ay na-disappoint talaga ako sa iyo. Ay, hala. Gayang-gayan ka na ngayon. Ay nakaw. Hindi pa naman ako maniwala noong una, ay nakumpirma na, ayan, gayan pala, totoo pala, hala. Ay, nakaka-disappoint ka ba? Hindi maganda, ayan. Tingnan mo ang mga nangyayari sa iyong mga anak, tingnan mo, hala. At lalaking walang respeto sa iyo ang anak mo kung ikaw ay pagayang gayan. Ay, gusto mo gayan yung walang respeto sa iyo mga anak mo, hala. Ay kahit yata sa inyong magulang, ang gusto irerespeto sila ng kanyang mga anak, ay kung gusto mong irespeto ka, ay gumawa ka ng tama, ay ayusin mo iyang gayang, hindi iyang paiiralin mo yung pag-aalam ng iyong kagawad. Huwag gayan. Mali yung gayan. O, ay kayong mga nanonood, ay pakisagot lang ako. Ako gay tama sa aking mga pinagsasabi o ako'y may tama lang. Hala nga, pakicomment na lang dun sa ating comment section below sa ating video. Paki-comment na lang kung may tama ba o tama talaga ang sinabi ko. Hala nga.